silang netizens umangal na sa pagsawsaw ng Senado sa issue sa GMA Gala scandal at sinabing dapat ay sa korte na lamang ito idiretso. Naging emosyonal naman si Ninyo Mulak nang isalaysay nito ang pinagdaanan ng anak na si Sandro. Kaya say ng netizens, dapat sa korte na lamang daw diniretso ang kaso dahil mas nalalagay daw sa kontrobersiya si Sandro. Pero wait lang ha, diba sa NBI unang inilapit ang kaso, ang chika kasi ni Mama OG Diaz o Papa O, may kinalaman daw kasi sa illegal substance rin ang issue sa inyo. Ay, may ganun? Ay, ganun. Di mo, siyempre, hindi na natin masyadong idedetalya yan dahil masyadong ano, sensitive at wala rin naman tayong masyadong knowledge tungkol doon dahil sabi nga ni Papa O, nakarating lang naman sa kanya, di ba? Hindi niya rin naman kinukonfirm. Pero tanungin ko kayong dalawa, tama ba na yan ay dalhin pa sa Senado? Para sa akin, korte na rin. Hindi, siguro ang nangyari kasi, since si Ninyo Mulak ay close kay Senator Bongribilla, kila Pinoy, dinala nila sa korte. Para ito yung first time na about sa sexual harassment niya na nandala sa Senado. Sa bagay kasi bilang isang ama, diba? Pero ano, pero dapat naging ano na yun kasi humilingi naman si Sandro ng confidentiality, diba? Tungkol sa nangyayari. Mientras kasi na-expose, mas pinag-uusapan siya. Parang sa akin, ha? Meron naman tayong korte. Wala namang so, way. So parang sa'yo, hindi na kailangan dalipan ito sa Senado. Kawawa naman din yung tao pag-uusapan at pag-uusapan lang. Parang wala namang bigat. Wala nang bigat naman kasi hindi naman siya korte. Okay. Isang pa na lang yung kaso. Nagiging carnival tuloy. Para sa akin, ha? Yung parang ako rin eh, parehas tayo, di ba? Parang sa Senado, ang mga national issues lang ang dapat na pinag-usapan. Yung problema ng bayan. Parang ganun, di ba? Pero yun, naiintindihan na lang din natin si Nini na siguro parang mas madaling makakatulong. Kasi pinatawag naman bilang, sila. Diba? Ang nanguna dyan si Robin eh. Diba? Since close nga kila Ninyo Mulak, di ba? Mm-hmm. Pero yun nga, di ba? Pero sana kung ano man ang kahinatnan eh, sana matapos na, di ba? At sabi nga, justice will prevail kung ano man talaga ang katotohanan. Kung meron may kasalanan na nagot, kung wala namang kasalanan, di ba? Magpatawaran. At na-feel ko talaga yung hagulgul niya, ninyo bilang ama. Sabi diba? Nga niya, hindi man ako masasabing mabuting asawa o husband, pero ako, ginawa kong lahat para maging isang mabuting anak para sa kanyang mga anak, si Sandro, si Alonso, di ba? Napakahirap, no? Napakitas, ganito lang pala ang mangyayari sa anak ko. Diba? Ang sakit-sakit talaga. Pwede rin ano eh. Alam mo, sa totoo lang, kahit nandyan na yan, may pagsisisi din niya si Ninyo. Sinisisi niya siguro ang sarili niya na bakit ba pinayagan kong mag-showbiz ito at nangyari pa yun. Sigur, minsan, di ba, pagka nandun tayo sa bingit ng nade-depress tayo, bakit ba kasi ginawa ko yun? May mga ganun, di ba? Parang ganun. Pero ito, si Sandro mismo eh. Diba? Sana nga, siyempre, humingi pa rin niya ng permiso yan sa tatay niya. For sure. Kasi minsan maisip mo lang talaga yun. Kapag may nangyayaring incident ng ganyan, sana pala kung hindi. Kasi kung baka andyan yung mga tukso dyan, guwapo si Sandro. Parang diba? Kayo, di ba, yung kay Mami Beth, di ba? Kumalis kayo noong birthday. Kasi... Di ba mapasok yung ano, laging nasa huli ang pagsisisi. Ay, di ba, pagdating namin, kumita kayo, di ba? Kami, ang mahalaga, masaya kami sa pinunta ng money is not isa... Not everything for us, di ba? Tayong dalawa, di ba? Money is the root of all evil, sabi niya Joe. Pero si talaga, ayun, sayang talaga. At kumbaga, ako naniniwala ako na dapat hindi na siya dinulog pa sa Senate. Yan.